Kakatanggal lang sa trabaho bilang construction worker si Jason, kaya't naghahanap siya ng bagong project na pwedeng pasukan. Pero ngayon pa lang, ubos na ang kanyang budget sa paghahanap ng trabaho. Halimbawa ngayon, commuters kami. Ang pagko-commute ngayon, pahirapan kasi yung dating isang biyahe lang, ngayon tatlo na. Dadagdagan po yung pamasahe. Ang steelman na si Baltasar Tang nawalan din ng pinagkakakitaan. May trabaho man ang kanyang panganay na anak, hindi rin siya matulungan dahil sa hirap ng buhay. Ito yung anak ko, pero yung dalawa may trabaho na. May pamilya na rin, kaya medyo hindi rin masyado nakakatulong sa amin. Dahil siyempre, inuunan niya yung pamilya niya. 4 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Enero base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Matapos madagdagan ng 1.6 million unemployed workers mula Enero 2020 at mahigit 100,000 mula Oktubre 2020. Ang unemployment rate ng Enero na 8.7% ang pangatlo sa pinakamataas mula April 2005. Tumaas din ang underemployment noong Enero. Ibig sabihin, dumami ang mga empleyadong naghahanap ng trabaho na mas malaki ang sweldo. Ang masaklap, sumabay ang unemployment sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paakyat din ang mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, kung muling maghigpit ang gobyerno ng quarantine restrictions, maaaring lumala ang unemployment sa bansa. Pag may mga lockdowns tayo, the labor force participation rate goes down. Ayon sa mga economic managers ng Pangulong Duterte, gaganda ang employment sa Pilipinas dahil sa COVID-19 vaccine program ng gobyerno na magbibigay daan sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya at pagluwag ng mga quarantine. Ang problema, iba-iba pa rin ang opinyon ng publiko sa mga bakuna. Tatanggi po ako na turukan po ako. Bakit po? Kasi unang-una po, healthy naman po yung katawan ko, tsaka okay naman po yung takbo ng namin. Takbo ng katawan ko, sir. Dati nung wala pang vaccine, lahat ng tao ilag. Talagang iwas silang makipag-usap sa tao. Unlike ngayon na kahit pa paano, di ba, na medyo nakukomportable na sila makipag-usap. Para naman kay dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, makakatulong ang gobyerno sa paggawa ng bagong trabaho kung matuloy ang mga build projects sa probinsya. Big ticket BBB projects should still be pursued, but the need for employment is now rather than later. So I'm really pushing and hoping that more rural projects and labor-intensive infrastructure projects are undertaken by government. When we saw na yung build programs natin, we're moving to all regions, no? Well-balanced na distribution of these infra projects in all regions, in municipalities, in areas, even in geographically isolated and disadvantaged areas, nakita talaga natin na it really helped. Because the more people are working, the more people who get employed, the more we are able to drive hunger incidents down. Simula ngayong taon, buwanan na ang paglabas ng gobyerno ng datos sa employment at unemployment para makatulong sa Malacanang sa pagdidesisyon tungkol sa mga quarantine protocol. Warren De Guzman, ABS-CBN News.